maling-maling sakta ng mga Pilipino. Oh my gosh! Bakit parang... Naku, nakakaiyak. Lampin to ah! Ito yung sinisira. Welcome back to my YouTube channel. I am Georgeline Alfonso and you can call me Jaya, your ordinary girl from Provincia. And for today's video, human beings, is dahil bagong gising na ako, anong year na ba? Yung gagawin natin content ngayon is magre-react tayo sa video, yung trending na video ngayon. So, alam nyo ba? Late lang kasi ako kasi wala akong load that time. So, nagka-curious ako. And, yun nga, ngayon lang ako magre-react at magwa-watch ng video na to, yung trending ngayon. Ang video na to ay pinamagatang, Hi Philippines, I'm Korean. So, alam ko familiar na kayo nito since it was trending nung nakaraang araw. Nakikita ko siya dun sa mga news feed ko. Ako na lang nga yung hindi naka-watch ng video na to. So this day, mag-re-react ako as a probinsyana, yan. So, hindi ako makanya. And meron din palang paghihigante. Singit ko dito sa video na tingnan din natin yung paghihigante ng mga Pinoy dito. So, ano nga ba yung mangyayari? Abangan natin! So, human beings, mag-use lang ako ng earphone para po na lang tayo dito. So, parang mas maganda yung sound. Okay, human beings, sisimulan na natin. Ayan. Hi, Philippine. I'm Hoya. So, yung pagkikita ko lang, napakilala siya na Koreano siya. Oh, okay. Oh my gosh! Bakit parang... Nakaiyak, charot. Parang kasi ano, yung dinuraan niya yung flag ng Pilipinas. Which is naman yung flag is kinulang ng bituin, tatlong bituin. Bibili nga na muna natin yung race. Para ano, para kasi nag-slow motion talaga yung pagpunit na ng ano, yung paghati niya ng flag ng Pilipinas. So, try na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Tama rin na pala yung race ng sun. So, tingnan ko ulit yung ginawa niyang pagduro. Ayan, pinakita niya. Pinakita niya yung kung paano niya talaga hinati. Ayan. One half, tapos pag, tapos one fourth, and one eighth. 1/16. Diba? 1/32. Ayan. Ano ba yan? Grabe talaga ha? No. Parang SMR lang yung ginagawa niya. Ayan. Grabe. Pinakita niya pa talaga. Tapos... Ay, akala ko ano na... Tinapakan niya ng flag natin. Aww. Ay, hindi pala flag natin yan. Kasi we're in between. Oh my god. Ano ba yan? Ay ba yan? Kaya wala ba kayong trapo? Wala ba kayong basahan? Tapak-tapakan yung ano? So, ayun lang po. Masakit bilang Pilipino. Aww. Yan nga. Kasi tinutukoy yan tayo eh. So, masasabi ko lang is, bahala ka dyan. Nani? Kasi, kung gusto niya lang sumikat dahil doon, is, kapang ano naman niya. Kasi, vlog yun, diba, ano, sumasagisag yun sa atin at nire-respect natin yun. Aww. So, nakaiyak lang nung dinuraan niya. Aww. Wala kasi ako na isipan na content ngayon. Feel ko maglalaban na lang ako sa ilog nito.
So, ito. Tingnan natin ulit yung ginawa niya. Yan, dinuraan niya po. Para dito sa amin niya, ay yung gumagawa ng magtatawas. Nakita ko yung mga memes dito sa Facebook na syempre, mga Pilipino, mahilig talaga yun sa memes. So, siya na po yung nakikita ko dun sa mga pages. At, yun nga, yung pag-revenge ng Pilipinas is nakakatawa. Yung ano lang. So, I don't know if he apologized. Or isa-search ko kung if nag-apologize na siya. Nag-apologize na pala siya. Comment down below, human beings, if ano po yung masasabi ninyo sa public apology ni Mr. Chet. Sana nga, hindi niya na ulit gagawin yun. Kasi, ginawa yun sa flag niya, di ba, masakit rin. Kasi, flag yun eh. Sumisagisag yun sa pagiging, ano yung tao. At, yung nakabase yun sa history. So, yun niya. Itong sinasabi ng ibang mga Pilipino is, wala siyang printer. So, sariling guhit na lang talaga yung ginawa niya. Eh, kasi, sumunod to dun sa Cancel Korea. So, yun nga, naging peace naman talaga. Tapos, sumulpot itong kabuting to about dun sa nangyari. Para lang sa akin is not Cancel Korea, but Cancel Racism, Racist. Yun kasi, magiging peaceful tayo kapag tanggap natin ang isa't isa. Peaceful tayo kapag hindi natin binubuli yung ibang tao. Kasi, yun, hindi nyo alam kung anong pakiramdam nila. Hindi nyo alam kung ano yung background nila, di ba? So, kayo, kapag ginanon kayo, di ba, masakit rin. Aww. So, let's watch the... Hi, Philippines! I'm a Korean. Korean ba yan? Ang pagigante. So, credits to the owner of this video. At saka Jitler na din. Credits lang sa'yo, pre. Kira natin yung pagigante ng Pilipino. Ano talaga, kapag hindi ka updated sa mga bagay-bagay, di ba? Parang, isang, ano lang, ilang araw lang wala akong load. Pagkatapos, ganito na yung nangyari. Hindi na ako naka-update sa YouTube. Hindi na ako naka-update kung ano. Kasi naka-free data ako. So, yes. Yan yun, para lang ma-surprise naman tayo sa mga nangyayari dito sa mundo. Okay, try natin i-watch yung... Hi, Korea. I'm Filipino. Ang ganda ng accent ni Kuya. Hi, Korea. I'm Filipino. Wow. Ulitin ko ga. Ang ganda. Hi, Korea. I'm Filipino. Ganda ng music. Ayaw pa. Sige. Try natin. Again. Ang pangit ko sa camera. Kuya, good vibes, Kuya. Yung tempting na magdudura, pero yung sinabi niya, hindi ganun tayo. Salud ako sa'yo, Kuya. Eh, eto. Punitin. Hindi rin. Ayan. Hindi rin. Yeah. Sarang eh. Oh, ito yung sinisira. Okay. Yan. Okay, sige. Sirain mo yun. Ibang Pinay maghigante, guys. Iba talaga. Maling-maling aawayan at sakta ng mga Pilipino. Kasi iba talaga. So, yan. So, human beings, nakita na natin kayong mga Pilipino is different talaga. Yan. Hindi ko kasi nakita yung sa
Facebook yung ginawa niyang kalokohan, yung flag ng South Korea, nilagyan niya ng mata at saka yung ano, ganito dito. Alam mo guys, nakakatawa yun. Pero mas maganda tong video na to kasi yun nga, nagpapakita na hindi tayo ganun. So, yung paghihiganti ng Pinoy is maling-mali sa mga iniisip nila. So, ayan, human beings, yung masasabi ko lang is thank you for watching. So, yun beings, masaya talaga yung buhay natin kapag may kapayapaan, may pagkakaibigan. Yun nga, yung mga Pilipino is fun talaga. And ako, isa din po ako sa fan ng mga Korean. Yes, and I love K-pop. Isa din po ako sa mga ARMY, sa siblings. Unang-unang reaction ko dun sa hashtag cancel Korea is parang, syempre, sa unang ano pa lang, pagsabog ng ano, syempre nasasaktan ka talaga sa nangyari. But nung naging okay na yung hashtag apologize to Filipino, and maraming ding mga Korean na nag-sorry, nag-apologize sa atin. Yun nga lang, kasi para sa akin, maling-mali nasaktan yung mga Filipino. Because we are keyboard warriors. And yun talaga, grabe talaga. Kasi more on Facebook yung mga Filipino. So, yun talaga, share dito. Yung masasabi ko lang is, sana patuloy yung maging peaceful tayo at sana hindi na dumating yung araw na ganun din. Yung nangyari, may COVID na nga. Tapos pagkatapos naging ganito pa. Kay Jitler, sana naman wag yun na pong gawin yun. At Tagalog ako, hindi ako marunong mag-Korean o kaya mag-Mandarin. To Sir Jitler, hope that you won't do that again to other countries. Oo, nakita ko kasi marami din siyang mga videos na ginawa. Sana maging lesson na to kasi dapat magkaibigan tayo. Marami din akong kaibigan na Koreano. Yung nangyari ngayon, naging aware na ako kasi baka awayin ako nila. Pero hindi pala. Wala nangyari, naging friends lang din kami. So, human beings, papiyok ako. So, hi kuya, yung nag-upload ng Hi Philippines, I'm Korean, ang paghihigante. Thank you po talaga. Laugh trip at nakaka-good vibes po yung video niyo. So, human beings, salamat at nandito na kayo sa video na to. Hope na i-like nyo yung video na to. Yes, like. Comment down below. Kung may isa-suggest ka po sa akin, may i-comment ka sa video na to. Yung masasabi ko lang, more suggestion po ng mga content. Kasi naubusan na po ako ng content. And, hindi ako nakapag-update. This past few days. Kasi, yun nga, hindi maganda ang panahon. Ginagawa ko yung shooting ng pag-video ko every afternoon. Since it was okay po siya, ganun. Then, kasi dito, always silang umuulan. Napakaano talaga. Tapos, may kidlat. So, ang hirap human beings na mag-tape ka. Prohibited talaga kumagamit ng mga gadgets. Na yan. So, I use laptop, I use my ring light, I use cellphone. So, gadget. Angkla yun sa kuryente. So, human beings, hope na nagustuhan niyo itong video na to. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga latest videos, guys. So, hope more videos to come with you. Always remember this. Put God at the center of your life. Bye-bye!